So mga katingkang, today's recipe natin, magluluto tayo ng sinigang na baboy, pork sinigang. So first, linisin po natin yung ating pork. So, yung ating 1 kilo pork, maglagay tayo ng 1 litrong tubig. So, bali 4 cups na water yun. 4 cups po siya. Ayan. So, start na po natin pakuluan, mga kakingkang. Hanggang sa palambot. So, pakuluan muna natin yung ating pork. Ayan. So, habang pinapakuluan po natin yung ating liyempo, i-ready na natin yung ating mga sangkap. So, maglalagay tayo ng gabi, tsaka puso ng saging para yung sabaw niya maputi po siya. And maglalagay tayo ng okra, syempre kangkong, at ang ating sampalok. Prepare muna natin habang kumukulo yung ating baboy. Na yung ating kangkong. And then, maglalagay din tayo ng konting dahon ng sibuyas. Hey, kingkang! So, mga kakingkang, ready na po yung ating mga sangkap. Nandito na yung ating gabi. Siling pamasiw, siling green. At yung ating okra, naka-slice na. Siyempre, yung ating kangkong. And puso ng saging. Siyempre, yung ating sampalok, pakukuluan na muna natin bago natin ilagay sa ating kumukulo na baboy. Siyempre, maglalagay din tayo ng pangtimplang patis. Titimplahin po natin yung sakto sa alat. And so, mga kakingkang, yung ating sampalok, pinapakuluan muna natin. Kailangan lumambot na lumambot siya. Then, sasalakin natin at ilalagay sa ating baboy. So, ito na yung ating pork. So, pag malambot na yung ating pork, i-slice na po natin siya. Siguro mga 5 minutes pa po to, i-slice natin, and then ibabalik ulit natin na kumukulo para lumambot.
So, yung ating pork, malambot na po, mga kakingkang. Slice na po natin siya. Bali, liyempo po yung ginamit ko. Yan. So, slice na po natin. Huwag naman yung talagang malambot na na todo kasi syempre ipapakulo pa po natin isasabay yung mga gulay. So, lalambot pa siya nun. So, hindi naman siya yung pagpapakulo nyo muna yung talagang sobrang lambot na. Yung ano po, medyo malapit ng maluto. Then, ibabalik po ulit natin siya sa ating kaserola. Yan. Kanina, kamyas po sana yung gagamitin, pero wala daw pong kamyas sa palengke. So, gumamit na lang tayo ng sampalok. Ayan, so mga kakingkang, ito na yung ating pork. So, ibabalik na natin sa ating kaserola. Then, isabay na natin ilagay yung ating gabi. And, cover po natin. Cover for 10 minutes. So, after 10 minutes, mga kakingkang, malambot na yung ating gabi. Ilagay na natin yung ating puso ng saging. So, i-slice natin yung puso. And then, dito, yung ating sampalok. So, dinurog na po natin siya. So, ilalagay na rin po natin. So, yung ating sampalok, lalagay natin, sasalain natin siya. Sa mahilig po sa maasim, pwede nyong dagdagan yung sampalok. Pag gusto nyong medyo maasim yung sigang. So, sa amin po kasi, yung sakto lang yung asim. Ayan. So, pwede na rin natin isabay yung green. And then, cover ulit po natin. 5 minutes na lang, maluluto na po yung ating gulay, ibang gulay. And then, bago natin ilagay yung kangkong. So, mga kakingkang, ayan, malapit na pong maluto yung ating sigang na baboy. So, ilagay muna natin yung ating isang perasong kamatis at titimplahan na natin ng patis. Timplahan nyo po yung okay na sa panlasa nyo yung habag. And then ilagay na natin yung ating okra. Yan. Pag nagsisigang po ako, hindi nawawala yung okra kasi paborito ko po yung okra. And, sabay na rin natin yung ating kangkong at saka yung dahon ng sibuyas. Yan, bali sabay na po yan. Ngayon, pagluto na po yung kangkong, pwede na pong kumain.
Luto na po noon yung ating sigang. Ayan. So, napakasarap po ito mga kakingkang. Masustansya pa para sa mga anak natin, sa asawa natin. Ayan po. So, pagluto na po yung ating kangkong, luto na po siya. So, sa mahilig po sa sigang, naku, marami po kayong makakain nito pag ganito yung ulam. So, tikman na po natin. So, kung okay na po yung panglasa, bali, hintayin nyo na lang maluto yung kangkong at ready to serve na po. Ready to eat, ready to serve. Ayan, so konting-konti na lang po at tayo ay kakain na. And pag mahilig po kayo sa gulay, pwede nyong dagdagan yung kangkong or yung okra. Pwede po kayong maglagay din ng gandos. Ay, labanos po pala. Labanos. Masarap din po sa sigang yun. Bali, dagdag gulay po siya. Ayan. So, luto na po yung ating sinigang na baboy. Ayan. So, ready to serve na po tayo mga kakingkang. Ayan. So, ito na po yung ating pork sinigang. Ayan. So, napakasarap po yan mga kakingkang. So, thanks for watching po. Please, likes and subscribe. God bless po.